Okay, hello guys. So, continue tayo sa discussion natin regarding with the reinforced concrete design. So, nung unang video natin is pinakita ko yung mga formulas and yung concept ng WSD. Na? So, bali ngayon is mag-ano na tayo ng example natin. Na? So, ito ay isang design example. So, bali yung kukunin natin dito is ano yung dimension ng beam tsaka ano yung steel area tsaka number of bars na gagamitin natin dito. Okay? So, yung problem is design a rectangular beam for a 3 simple span to support a uniform live load of 50 kN meter and a dead load including the estimated beam weight of 30 kN meter given yung FC prime na 27.6 megapascal, yung FS is 276 megapascal, yung modular ratio is 8 and the diameter of bar is 16 mm. Then, yung width niya is just one half nung depth. So, according to ECI, yun dito pala, yung range nung dito is we have 1.5 must be less than or equal the depth divided by the effective, the width must be less than or equal 2, no? This is ECI code limits, okay? So, bali yung problem ngayon is gagamit daw tayo ng WSD, okay? So, yan. No? So, first is, kunin natin yung loadings. Okay? Kunin natin yung loadings. So, solution. So, meron tayong live load which is 50 kilonewton meter. And, meron tayong dead load na. Yan na yan. 50 tsaka 30, okay. 30 kilonewton meter. So, a total of 80 kilonewton meter. So, ngayon, meron tayong simple beam. Okay, yung length nito is 3 meter. So, we have 3 meter. So, it is loaded with a uniformly distributed load. Yung ito, which is 80 kilonewton meter. So, meron niyang uniformly distributed load. So, yung maximum moment nito, based on shear and moment diagram, so, diretso na ka. So, maximum moment is WL squared divided by 8. So, kailangan memoryado nyo lang yung ito para dire-diretso kayo sa pag-compute. So, kung gusto nyong makuha yung kung saan galing to, so, gawan nyo lang ng shear moment diagram. So, madidirect nyo yung formula na WL squared divided by 8. Okay, continue tayo. So, yung W is we have 8, then yung length is 3 squared divided by 8. So, therefore, yung moment na gagamitin natin is 90 kilonewton meter. Okay, so, okay na tayo sa loadings. So, next, next nating kukumpute din is yung WSD constants. No? So, we have WSD constants. Yung constants na kukunin ko yung K tsaka yung G. No? So, yung K, na-derive na natin yung formula na to dun sa first video. So, ito na, no? Diretso na tayo. Where yung FS... FC is just 0.45 nung FC prime. Okay? So, applicable to for beams, slab, tsaka footing. So, pag nangyari na column to, so, yung gagamitin is 0.25 FC prime. This is for columns. Okay? So, yun na, no? So, kukunin natin yung value. We have FC prime, FC, that is 0.45 nung FC prime. So, we have 0.45 of 27.6. So, we have 27.6. Therefore, yung sagot nito is we have 12.42 megapascal. So, yung FS naman, wala tayong problema kasi yung FS given, no? We have 276
megapascal. So if not given, no, for example, may problem kasi hindi siya binibigay, no, yung binibigay yung F1. So yung gagamitin natin for compute ng FS is just 0.5 nung FY. And again, this is applicable for beam, slab, and footing. Okay? So paano naman sa column? Kung column siya, yung FS is just 0.4 nung FY, no? Okay, so continue tayo. Substitute na natin yung mga values. So we will have 12.42 all over 12.42 plus 276 divided by the modular ratio, which is 8. Okay, so we will have 8. So therefore, yung constant K is just equal to 0.265. Yeah, 0.265. Next natin nga hanapin is yung value ng J, that is 1 minus 1 third nung K. Okay? Yung formula na to, na-derive na din natin sa first video. So, check out nyo na lang yung first video nung WSD. Ha? So, substitute natin yung value. Therefore, we have 1 minus 1 third nung 0.265. So, we have J, that is 0.912. So, okay na tayo sa constant K and G. So, punta na tayo dito sa analysis ng beam. Okay? So, baligawa ko ng beam. So, gawa ko ng beam. So, meron tayo ditong rectangular beam. Okay? Then, ito yung reverse niya. Then, I assume dito yung neutral axis. Okay. So ito yung width niya, which is unknown. Then ito yung effective depth niya. Then ito yung neutral axis, location ng neutral axis. Project ko na lang ha muna. So, dahil sa brittle type na failure ng concrete, so, nineneglect na lang natin yung tensile part niya. No? So, yung kukunin na lang natin is yung compression block niya, tsaka yung steel bar. So, sa analysis natin, ito na lang yung kinoconsider natin, yung compression block, tsaka yung steel bar. No? So, we have this ES, then ito yung C, which is equivalent nung KD, yung distance nila, and ito yung width natin na B. So, again, ito yung location ng neutral axis. Okay, so para ma-analyze natin to, since yung beam natin is meron tayong concrete tsaka steel bar, so this is heterogeneous, so under ito sa composite beam kung sa strength of materials pa. Na? So yung gagawin natin, tina-transform natin yung section into its equivalent concrete section. So concrete lang. So yung steel bar na lang yung kukunin natin. So i-change na, ita-transform natin yung steel bar into its equivalent concrete section. So, bali dito. So, concrete man din ito. So, wala akong babaguhin. No? So, yung steel bar na lang yung kukunin ko. So, magbabago lang yung length niya. Okay? So, sa composite. So, kung gusto mong more pa on composite beam, so, balikan mo lang yung strength of materials. Mahandan yun. Ha? Anyway, dito lang muna tayo. Ha? So, we have B. We have NES. Take note sa kung NES to sa stress diagram. Mali ito. Naka-divided yan. No? So, ito yung FS divided by N. Then, ito yung 0.45 FC prime. O yan yung FC. So, ito yung stress diagram. Ito yung transform section.
And ito yung sa original. Pero kung master mo na to, nulid na siguro idraw mo yung beam fee, no? Bali, pwede sa hangin na lang. Imagine mo na lang. Pero kung pero sa akin, no, minsan dinodraw ko na lang talaga, no? Para at least guided din ako, no? Hindi ako mawala sa solution ko. Pero kung kaya mong imagine lang, kaya man din, no? Master mo na lang, no? Yung ganun. Anyway, continue tayo, ha? So, dito sa stress diagram, dito natin makukuha yung mga forces involved dito, no? So, yung force na mag-act dito sa compression side, that is compression force, then dito sa steel bar na part, that is the tensile force. And this is equal to Fsn times yung ito, Nes. And therefore, yung tensile force is just Fses. For the compression block, ito lang yun, no? Area ng triangle na to times nung length na to. Okay? Or itong yan, no? So parang volume nung pressure diagram. So meron tayong 1/2 ng 0.45 Fc prime. Then times nito, which is ilan yan? Yan yung CKD, di ba? So times KD times yung B. So yan yung formula for CC. And yung distance in between nung CC tsaka tensile force, yan yung GD. Okay. So at least klaro, ha? Klaro na. Yung stress at neutral axis is always zero. Okay, so continue tayo. So makukuha na natin yung dimension ng width, na? Yung width tsaka yung effective depth. So bali yung moment, di ba? In terms of dito sa figure, so makuha natin yung moment niya, that is CC times nung moment arm GD, okay? So moment is we have 1/2 nung 0.45 Fc prime times KD times B times D GD, okay? So therefore, substitute lang natin lahat, no? Where yung B is 1/2 nung depth, no? As assumed sa problem. Ito. So diretso substitute na lang ako. So meron akong moment which is 90 kilonewton meter. So since kilonewton meter to, gawin kong newton mm, so times 10 to the power of 6. So lahat to newton mm. Okay? Then we have 1/2 nung 0.45 times ilan yun? 27.6. Then yung K is 0.265. Then yung depth unknown, effective depth, yung B is anong tuloy nito, no? Pero 1/2 siya nung effective depth. And then yung B is okay, continue tayo sa pag-substitute ng mga variables. Okay, so meron na tayong B, that is 1/2 ng depth. Then yung G natin is 0.912. Then we have the depth again, no? So yung effective depth now is ilan? We have 493.15 mm. So gawin ko na lang 496 mm. Para pag makuha ko yung width, I have 496 divided by 2. So divisible siya by 2, and that is 248 mm. So ito na yung gagamitin ko. So yung B is 248, while yung depth is 496. So kung gusto mo makuha yung overall dimension niya, yan, no? So i-consider mo lang yung diameter ng bar, diameter ng stirrup, tsaka yung concrete cover. Okay?
Ayan, no? So, continue tayo sa bag-compute nung steel reinforcement. So, yung kukunin ko na lang dito. Okay. So, ito na lang yung kukunin ko. Kasi ito lang man din yung i-consider ko. Yung transform section apart. Okay, yan. So, kukunin ko yan. Then, lagay ko na siya dito. Ayan. So, considering to. So, bali meron. Moment of area na lang tayo. Moment of area. About the neutral axis. Okay. So, about dito. So, considering yung area na to. So, we have B times yung KD. Then, yung moment arm niya. Considering patungo dito. That is KD divided by 2. So, we will have KD divided by 2. And this is equal to yung dito naman na part, no? Ito. NES times yung distance na to. Okay? So, kung ito lahat is effective depth, so ito is D minus C. Or that is D minus D KD. So, substitute na natin yung mga values. So, we will have B is, na-compute na natin, that is 248 mm. So, this is 248. Then, yung K is, ito yan, 0.265. And, yung effective depth is, meron tayong 496. No? So, 0.265 times 496 times 0.265 times 496 divided by 2. And this is equal to the modular ratio. We have the modular ratio of 8. So, yun. So, we have equals 8. Then, yun na, no? So, yung gagamitin natin is ilang number of bars. Then, pi over 4 nung 16, okay? So, times 16 squared. So, ito na, no? Bali, ito is number of bars. Then, times yung effective depth, which is 496. We have 496 minus yung KD. We have 0.265 times 496. Ayan, no? So, thus, we have the value for N. And that is 3.65 pieces. So, say 4 bars, 16 mm diameter. So, I think that's it, guys, for this design method. So, next problem is ito, no? So, solve natin yung problem na to using 3 methods, no? Okay. Thank you.